Hello po, good morning. Magandang umaga po sa ating lahat. And welcome po sa first day ng PHIVOLCS Talk Series. So welcome po tayo. Ang PHIVOLCS Talk Series po pala ay isa sa mga activities na kabahagi ng selebrasyon ng National Science and Technology Week. Ito po ay nahati sa tatlong presentasyon ng pagpapahayag ng tamang kaalaman na may kinalaman po sa paksang volcano monitoring, earthquake scenarios at hazard assessment tools. Okay, so i-play ko lang po ito. Okay then, bukod po sa talk series actually, ang PHIVOLCS po ay mayroon ding virtual tour kung saan maaari niyong matunghayan ang PHIVOLCS exhibit area na naglalaman po ng iba't ibang impormasyon tungkol sa lindol, vulkan at ibang geotectonic phenomena. At sa tingin ko naman po, interesado siguro kayong malaman kung ano ba yung mga tools na ginagamit ng PHIVOLCS sa pagmomonitor ng ino po, earthquake, tsunami at volcanic activities. Sa virtual tour niyo rin po yan makikita dahil maaari niyo pong matunghayan ang data receiving center ng National Earthquake Monitoring Information at data receiving center din po ng real-time multi-parameter volcano monitoring systems. Ang link po sa virtual tour ay nasa Facebook page ng PHIVOLCS at ilalagay din po namin to sa aming chat box. So sa ating chat box later po. Okay. Ako nga po pala si Winchell Sevilla, ang inyong MC sa araw nito. Ako po yung head ng Geophysical Monitoring and R&D Section ng Volcano Monitoring and Eruption Prediction ng PHIVOLCS. So bago po tayo magsimula, isang mailang paalala lamang po. Okay. So, we request if you can please add your affiliation to your name sa Zoom name niyo po sa format po na PHIVOLCS dash, or I mean, affiliation dash name. Halimbawa po, si Mary Jane Santos ng PHIVOLCS, pwede niyo pong i-rename as PHIVOLCS dash Mary Jane Santos. Yan. So, nire-request po namin na if you can add your affiliation to your name. Pangalawa po, if you can please turn off your video and mute your microphone unless requested to turn it on. And later po sa question and answer segment po natin, please type your name, affiliation, and question sa chat box or comment section natin so that we can ma-address po namin ang inyo pong mga katanungan. And nice din po naming ipaalam na recorded po ang ating PHIVOLCS Talk Series for documentation purposes. Okay, so yan po. And of course, inaanyahan din po natin ang lahat to please fill out yung attendance po natin, yung attendance form using the link provided. So ito ay ilalagay din po namin sa chat box yung link. Or you can scan the QR code. So please accomplish po yung attendance. Okay. Ngayon pa lamang po, kami po ay taus-pusan nagpapasalamat sa inyo sa pagtunghay sa PHIVOLCS Talk Series. So hindi po na po natin patatagalin. Bilang pong pasisimula, to whet our appetite on obtaining new knowledge on volcano monitoring, let us welcome the Deputy Director of PHIVOLCS, Dr. Teresito Bacolcol. Thank you, Winchell. Good morning, everybody. On behalf of PHIVOLCS, I welcome you to today's PHIVOLCS Talk Series. This PHIVOLCS Talk Series is a three-day webinar which will focus on volcano monitoring techniques, earthquake scenarios, and will also provide you with tips and practical tools which you and your family can use to prepare yourselves from the impacts of volcanic eruptions, earthquakes, and other similar hazards. When COVID-19 hit last year, we in PHIVOLCS started these types of webinars because we want to continue reminding our stakeholders, many of whom are still quarantined in their homes right now, on how to prepare for earthquakes and volcanic eruptions. Because with or without pandemic, we need to be vigilant and always be on our toes because geologic hazards can strike anytime. And by ensuring that you and your family members are well prepared during geologic disasters, you make it easier for the government to focus its response efforts to the most vulnerable members of our society, including the senior citizens, women, minors, PWDs, and indigenous people. During this series of webinars, you can listen to PHIVOLCS experts within the comforts of your homes or wherever you may be right now. Having said that, we hope that this series of online talks will, in a way, inform and, of course, prepare you from the impacts of geologic hazards. Again, welcome and thank you for continuously supporting the activities of PHIVOLCS. Okay, good morning po ulit. So maraming salamat, Dr. Toto, sa napaka-inspiring na welcome remarks. Okay, so tuloy na po tayo sa ating main presentation for today.
Alam naman po natin ang bulkan ay sumisimbolo ng lakas at buhay. May kakayahan po itong magdulot ng mapaminsalang pagsabog, subalit sila ay tagapagbigay din ng matabang lupang angkop na angkop sa agrikultura, magagandang tanawin at pinanggagalingan ng enerhiya. Kadalasan sila ay nananatiling tahimik sa mahabang panahon na halos mawala na sa kaisipan ng mga nakaranas ang huling bagsik at mapaminsalang kakayahan ito. Bagamat po sa panglabas na anyo, tila ito'y mahimbing na natutulog, subalit alam niyo po ba sa loob at kalaliman nito, apatuloy ang pag-aksyon ng magma at nakahalong gas, na tila naghihintay lang ng tamang panahon na muli silang mailabas sa mamagitan ng pagsabog. Hindi maglalaon, ang waring natutulog na bulkan ay muling gigising, at ang mga residente sa paligid nito ay posibleng maharap sa panibagong panganib na maaaring idulot ng muli nitong pagising. Ayan. Kaya naman po, ang topic natin sa araw na ito, sa ating PHIVOLCS Lecture Series, ay ihahatid sa atin ng ating tagapagsalita na kasalukuyang kandidato sa pagka-PhD on Physical Volcanology sa University Libre de Bruxelles ng bansang Belgium. Ang kanya pong research ay nakatuon sa eruptive history ng Taal Volcano. Meron din po siyang Master of Science in Earth and Planetary Science sa Hokkaido University in Japan at BS in Geology sa UP Diliman. Siya po ay isang licensed geologist. She also leads the strategic development of multi-parameter monitoring systems on 10 active and 1 potentially active volcanoes in the Philippines. Kaya po, tayo po ay sama-sama maglakbay at magkaroon ng tamang kaalaman na napapatungkol sa paggamit ng siyensya at teknolohiya sa pagmamanman at pag-unawa sa kalagayan ng mga bulkan sa ating bansa na ihahatid sa atin ng ating tagapagsalita at Chief ng Volcano Monitoring and Eruption Prediction Division ng PHIVOLCS, Miss Maria Antonia Bornas. Okay. Magandang umaga po sa inyong lahat. Maraming salamat, Witch, sa isang makapagdamdaming introduction. I hope that I will be able to give justice to all of our participants here right now for their time, giving their time in attending this talk. No, I will be talking about the volcano monitoring of the Philippines' most active volcanoes. Some of you might have attended previous talks, maybe familiar with some of the things that pag-uusapan po natin ngayong umaga. And I hope yung iba po natin na bagong or first time na makikinig sa ating mga talks ay may papupulot po tayong kaalaman, mga lessons na makakatulong po sa atin para po sa ating pag-intindi ng mga datos at information na ini-issue po ng ating opisina, ating ahensya, patungkol po sa ating mga active volcanoes, no? Para na rin po sa ating kaligtasan. So without further ado, let me share my screen. Okay, nakikita po nating lahat. Okay. So, okay, ang ating pong topic, volcano monitoring of the Philippines' most active volcanoes. Ito pong nasa larawan ay yung 1969, no, na pagputok ng bulkan ng Taal. At ano mga panahon po na iyon, hindi po gaanong advanced o masulong ang teknolohiya para po makalap lahat ng kakailanganing datos ukol po doon sa ugali or behavior ng bulkan. Ngunit ang ating pong ahensya, ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology, na siya pong mayroong mandate, no, para magbantay sa ating mga bulkan, lindol, tsunami at mga kaugnay na mga panganib, ay continuously po o patuloy na nagde-develop, no, ng kanyang kakayahan upang sa gayon ay mapaigting po natin ang pagbabantay at pagbibigay po natin ng information na makakatulong po sa ating mga kababayan. So ito po ang strategy po ng ating ahensya, ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology, para po maating pong makamtan ang ating society outcome, which is yung communities have achieved resilience to volcanic eruptions, earthquakes, tsunamis, and other related hazards. Now, ang atin pong
outcome ay gusto po nating makamtan sa pamamagitan po ng pag-realize sa mga goals of enhanced safety of our communities through these various strategic, tinatawag po nating strategic initiatives na dapat po, ito po ay state or outcomes or outputs na gusto po nating ma-achieve. At ang organizational goal po natin na maging highly responsive and competent organization po tayo, no? Of very competent and dedicated civil servants, no? And scientists and engineers and other experts, no? In our fields. No? Ang vision po ng ating ahensya is to become a leading global science and technology institution of empowered men and women, no? Helping develop communities safe from and resilient to all of these hazards. And our mission is to provide timely, quality, socially inclusive information and services for warning, disaster preparedness, and mitigation through many, many initiatives and efforts. And our core values are excellence, innovation, integrity, service, and our people. So ito po yung ating tinatawag na strategy map or our strategy road in serving our stakeholders. So ang PHIVOLCS po ay nagpapatupad ng National Volcano Monitoring and Warning Program. Ito po ang flagship program ng PHIVOLCS in order to provide services and information, especially early warning services and information for volcanic unrest. And the strategic initiatives na atin pong sinasagot sa pamamagitan po ng programang ito ay ang pag-provide ng highly accurate and timely warning and information, ang pag-predict accurately ng geologic phenomena na related sa vulkan, at ang pagde-develop po ng cost-effective monitoring and warning systems, procedures, protocols, and other technologies. No? Ito po ay para sa pagkakalap ng timely at pagbibigay ng timely warning and accurate prediction of volcanic unrest sa pamamagitan po ng high-quality volcano monitoring data. At para po ito ay ating magawa, kailangan po tayo maglabas ng mga sumusunod ng outputs. Kailangan po nating magbigay ng volcano monitoring services and information sa ating pong mga stakeholders sa pamamagitan po ng efficient and effective operations of networks, systems, facilities, and standard operating procedures 24/7 po, no? All the time. Wala pong patid. Sa pamamagitan din po ng pagde-develop ng state-of-the-art networks, instrumentation, processes, and data systems, makakapag-ipon o makakapag-accumulate po tayo ng high-fidelity volcano monitoring data na maaari naman po natin gamitin for short to long-term assessment ng volcanic unrest, no? At ang pag-a-analyze ng volcanic processes. At ito pong mga datos na to ay magagamit po natin sa early warning at sa mga applied researches rin patungkol sa ating vulkan. Ngayon, ang National Volcano Monitoring and Warning Program ay ipinapatupad or ini-implement po ng Volcano Monitoring and Eruption Prediction Division ng PHIVOLCS. Sa pamamagitan po ng walong continuing projects, ito po yung ating core projects, maaari po itong madagdagan, pero ito po yung dire-diretso po nating mga projects. No? We have projects for yung management and operations ng volcano observatories, yung VOOM project, pagde-develop po ng ating mga systems, yung NESDEV, our core monitoring and research projects on ground deformation, geochemistry, seismic and infrasound, and gravity and electromagnetic monitoring. Then we have, of course, to develop our database system, and we have special projects to implement sa ating very, very active Bicol volcanoes. No? So we have a laboratory project for that in collaboration with partners, no, in Singapore. So, sa Pilipinas po, napakarami po nating vulkan, no? Alam po yata natin lahat na ang Philippines ay isang volcanic archipelago kung saan hindi lamang po tayo may mga active volcanoes, mayroon din po tayong mga inactive at potentially active volcanoes. At katunayan, kadamihan po ng mga
bundok, no, sa Pilipinas, no. Even yung mga mountain ranges po natin, they were once volcanic volcanoes, no, or volcanic chains or volcanic tawag mo dito, systems, no, katulad po ng Sierra Madre, no, at ang Cordilleras, no. So sa ngayon po, mayroon po tayong na recognize or na-identify na around 300 volcanoes in the Philippines. 24 po nito ay active sa kasalukuyan po, 10 po ang monitored, but next year, magiging 11 na po ito, no? Paano ba po natin nasasabi na active ang isang vulkan? Kapag ang isang vulkan po ay pumutok within historical times or within the last 600 years, no? This is based on written or oral accounts, no? So, kung iisipin po natin kung sa Japan, kung saan ang kanila pong written history, ang mga Japanese po, they are very, very particular about recording their experiences, no? So, marami po silang mga records, may marami din po silang mga drawings ng kanilang active, ng kanilang volcanic activities or volcanism. Kaya po ang record po nila ay 4,000 years, no? So napakamahaba. Sa Middle East po, yung record po ng eruptions maari pong tumulak ng 7,000 years, no? So depende po sa ating written or oral history. Sa Pilipinas po, meron po tayong mga oral traditions of eruptions na tinatago or nasa kultura po ng ating mga katutubo, mga kababayang katutubo, no? Katulad ng mga Aita at ng iba pa po nating katutubo, lalo na po dito sa may Mindanao, no? Now, ang isang active volcano ay pwede rin po, kung wala po tayong historical accounts or historical records, it could have erupted in the Holocene period or in the last 12,000 years, batay po sa mga geologic studies. Ito po ay kinabibilangan ng mga pagsusuri sa mga deposito ng pagputok ng bulkan dati pa, no? So kung pumuputok po ang bulkan, lumilikha po ito ng mainit na abo at mga materyales, at yung dinadaanan po ng mga hazards nito, katulad po ng pyroclastic density currents, ito po ay nasusunog, ano? At nasasama po ang mga nasusunog na mga materyales, no? Katulad po ng mga puno, ang mga vegetation, at iba pa pong mga organisms sa loob po ng deposit. At ito po ay hinahanap po ng mga volcanologists sa field para po ma-date yung pagputok ng vulkan sa pamamagitan po ng carbon 14 dating. Mayroon pa pong mga ibang uri ng pag-date ng pagputok ng vulkan na ginagamitan po ng mga minerals sa mga bato, no? Pero medyo problematic po sila kapag dating po sa masyadong bata ng mga deposits. And of course, kapag ang isang active volcano ay may volcanic seismicity, ibig sabihin buhay pa yung magmatic system. Kaya ito po ay tinuturing po na active. So ito po ang sa Pilipinas po, makikita po natin dito sa mapa, ang active volcanoes po dito ay nakasaad sa mamamagitan ng kulay red, no, na triangles, no? Yung mga red triangles, ito po yung active volcanoes natin. And ito po yung mga monitored active volcanoes natin, no. So ito po ay kinabibilangan ng Pinatubo, Taal, and then yung ating mga Bicol volcanoes, Mayon, Bulusan, Isarog, and Iriga. Sa Visayas po ang Canlaon, at sa Mindanao po ay ang Hibok-Hibok, Matutum, and Parker volcanoes. So sa 2026, dadagdagan po natin ang ating mga namomonitor na active volcanoes, ang Kagwa sa Cagayan Province at ang Kabalian Volcano dito sa may Southern Leyte. At next year ay matatapos na po ang pag-construct po natin ng ating single station sa Mount Apo. So by 2026, we will be monitoring 13, no, active volcanoes. Now, marami din pong potentially active volcanoes ang Pilipinas. Ito po yung mga nandito po sa mapa ay sinasaad ng closed green triangles, no? Ang potentially active volcanoes, these are young-looking volcanoes, no? Paano po natin masasabing yan? Ito po yung medyo, yung hugis po nila ay hindi po masyadong na-erode,
Mukha pong bagong putok lamang yung ibang deposit ng vulkan. Ngunit wala po tayong record or proof of a Holocene eruption. Kaya po, ang potentially active volcano, maaari po itong ma-upgrade sa active or ma-downgrade sa inactive kapag nagkaroon na po tayo ng datos tungkol doon sa date or age ng pinakabata nitong deposit. Ang isang magandang example po nito ay ang Isarog Volcano na nasama lamang po natin sa ating listahan ng active volcanoes noong bandang 2015 or 2016, no? Dahil po sa geologic study. At ang isang active volcano, ang mga active volcanoes naman po ay tinatawag na inactive volcanoes kung wala po silang recorded eruptions. At yung kanila pong hugis ay nagsasaad po ng long-term inactivity, no? Masyadong weathered ang mga bato, makapal na yung soil, masyado ng malalim yung erosion, malalim na yung mga galis. Kaya ito po ay mga patunay na wala pong panibagong pagputok na nag-rejuvenate, no? O nagbigay ng panibagong anyo sa bulkan. Okay. Now, kapag ang isang vulkan ay pumuputok, when a Philippine active volcano prepares to erupt, marami po tayong na detect na mga pagbabago, no? Kasama na po dito. So as a normal state po ng vulkan, marami po tayong na-record na mga monitoring parameters. Hindi po ibig sabihin kapag alert level 0 or quiescence ay wala po tayong na-detect na kahit ano. Mayroon po tayong mga tinatawag na background or baseline na earthquake activity. Madalas po ito ay less than 5 earthquakes per day. Mahihina lamang po ito. Meron pong normal na geochemistry or laman ng mga volcanic elements or volcanic gas ang ating pong mga crater lakes, springs. Maaari pong merong plume, steam plume na binubuga continuously katulad po sa Mayon. At meron po tayong tinatawag na background na ground deformation parameters. Kapag po puputok na or kapag umaakyat na ang magma, nagkakaroon po tayo ng pagbasag sa loob ng bulkan ng seal. Unang-una, nagsisil doon sa magma at dito po sa kanyang tinatawag na vapor gas vapor field, no? At nagbibitak din po ng bato ang magma kapag ito po ay umuusad paakyat. At ito pong mga proseso na to ay magdudulot ng pagdami at paglakas sa mga volcanic earthquakes. Mayroon din po tayong contamination ng magmatic gas species sa ating mga crater lakes springs, sa ating volcanic plumes, fumaroles. At nagkakaroon po tayo ng bahagyang ground deformation. Minsan po ay meron din po tayong pressurization sa ating mga katabing faults dahil po naiipit din po yung mga aquifers, no? At tumataas po ang pore pressures dito, kaya po pumipitik ang mga faults minsan sa tabi ng mga bulkan kapag ito po ay pumapasok sa isang period of unrest. Ngayon, kapag malapit na pong pumutok ang vulkan, nagkakaroon na po tayo ng mga special types of earthquakes, yung tinatawag po natin mga low frequency events. Nandiyan na po ang volcanic tremor, may harmonic tremor, meron pong mga... essentially po yung low frequency tremor, ito po ay ang signal ng magma at magmatic gas. At lumalakas po ang mga volcanic earthquakes at dumadami at meron po tayong mga felt events. At definitely po ay nagkakaroon po tayo ng plume, no, sa ibabaw ng bulkan bago po tuluyan na pong pumutok ang bulkan. So, ganito po ang nangyayari sa ilalim, sa ibabaw po, pagdating po sa ground. No? Kapag ang isang active volcano ay puputok na, ano, nagdi-deform ang ground. So, we will have... changes sa ground, no? So, kung halimbawa, meron po tayong mga monitoring stations like electronic tilt stations, no? Meron pong electronic tilt na nagme-measure ng tilt. At meron po tayong mga GPS stations or mga reflectors na sinusukatan po ng electronic distance meters or EDMs at benchmarks na sinusukatan ng
precise leveling, ito pong mga stations na ito ay magbabago po ang kanilang position sa ground. So, yung sa electronic tilt stations, nag-i-increase po yung tilt, so pumapalo po or nag-tilt yung instrumento. At sa mga GPS stations, reflectors, and benchmarks, ay nagbabago po ang distances at elevations ng mga ito. No? So, nagkakaroon po tayo ng mga changes. Bagamat madalas po, hindi po nakikita ng ating mga mata ang mga changes sa deformation. Kaya po kailangan po natin ng instrumento. So, ang typical precursors of an impending eruption, kasama na po dito ang increase in frequency and strength of earthquakes, may mga flat earthquake events, at rumbling sounds dulot po ng volcanic gas activity. At ito po ay pinaparisan po natin ang seismic and infrasound monitoring. We will have ground inflation or swelling and ground fissuring na binabantayan po natin through ground deformation. Magkakaroon po tayo ng increase in CO2 and sulfur degassing, and increase in caldera, lake, fumarole, hot spring temperature, acidity. At ito po ay binabantayan po natin to geochemical monitoring. Changes in the rock density, ito po yung pinakalatest na monitoring method na inadapt natin for monitoring yung changes na ito. We are using microgravity monitoring and of course, yung ating pong time-honored visual monitoring of increase of plume, and fumarolic activity, phreatic eruptions, crater glow or banaag sa Mayon, at iba pa pong mga pagbabago sa ating vulkan. So these strategies form our volcano monitoring program. No? These are integrated strategies for indirect kasi hindi naman po natin nakikita yung magma sa ilalim ng vulkan. No? So lahat po ng ating methodologies, most of these are indirect measurements, no, of the condition of the volcano subsurface magmatic system for eruption prediction, no. At ang ating pong primary strategy for initiatives for implementing our strategy is through the establishment of volcano observatories. So kasalukuyan po meron po tayong 6 dedicated and one additional combined volcano seismic observatories sa atin pong bansa, no? Kasama na po dito ang Pinatubo Volcano Observatory sa Magalang, Pampanga, nasa Pampanga State Agricultural University, ang Taal Volcano Observatory sa Talisay, Batangas, ang Canlaon Volcano Observatory, we have 2 sa La Carlota City and Canlaon City in Negros Oriental and Occidental. And then we have Mayon Volcano Observatory in Legazpi City, Bulusan Volcano Observatory in Sorsogon City, and Hibok-Hibok Volcano Observatory. Magugulat po tayo, ito po ang oldest observatory ng PHIVOLCS sa Mambahaw, no? Okay, Camiguin. So our volcano observatories actually operate volcano monitoring networks and they are very vast. Our observatories are we actually have 8 staff observatories if we total po yung ating mga auxiliaries, no? And then these observatories function as our frontline or on-site monitoring facility for providing services to their areas of responsibilities. And our staff in the volcano observatories are our human resources in the community. So sila po yung ang nakikipag-ugnayan sa local government units. Sila po ang nagre-represent sa PHIVOLCS sa mga meetings, briefings, mga technical working groups patungkol po sa disaster preparedness sa mga localities nila. At sila din po ay nagbibigay ng mga lectures, educational information, at kung ano-ano pa sa mga ating pong mga stakeholders sa mga areas of responsibility nila, no? So marami po tayong mga educational tours, mga visits na from schools, civic organizations, private individuals na ine-entertain po natin sa volcano observatories. Now, our volcano observatories operate a total of 7 volcano networks, no? At titignan po natin yan mamaya. With a total of maybe baka kasama na po dito yung or hindi pa yung i-operationalize natin this year or this year until next year,
But in total, we have 69 seismic stations. This includes, this does not include po yung tinatawag nating repeater stations ng ating mga, we have a total of 16. We have 17 infrasound sensors, 36 continuous GPS stations, 15 electronic tilt stations, 6 continuous gas systems, 10 all-weather stations, 2 hydrologic stations, and 21 IP camera systems. No? So all of these networks are operating all of these instruments. And the observation stations are developed through community support. No? So when we develop our stations, kailangan po ay meron po tayong ugnayan sa local government units at yung nakikiusap po tayo sa ating mga kababayan if they can host our stations and our systems. No? So meron po stakeholder buy-in and engagement so that the, our local communities will have sort of ownership also of our developments na, and our systems. So kung titingnan po natin ang ating mga networks, ganito po ang kanilang itsura, ito po ang Taal Volcano Network, nandito po ang Taal Volcano Observatory sa Talisay, at ito pong mga legend po na bahay, ito pong ating mga seismic stations, no? Ang isa pong special station ay ang Tanawan Station natin, ng VTTA, which is the first borehole seismic station in the Philippines. Ito pong iba pong mga legends ay iba pa pong ating mga monitoring stations. No? So, total, all in all, we have 13 seismic stations at Taal, 5 infrasound stations, 10 GPS stations. Ito po yung mga bilog na ito, yung kulay purple. We have 3 tilt stations, 5 IP camera stations, and 2 all-weather stations operating at the Taal Volcano Network. Now, our most advanced or our best instrumented volcano monitoring station, volcano is actually Mayon Volcano. No? So marami pong samat-saring uri ng mga instrumento na nakalagay sa palibot ng bulkan. At the same time, Mayon Volcano Observatory is also in charge of looking after yung seismic monitoring ng Iriga and Isarog Volcano to its north. No? So in total, all in all, sa Mayon lang po ito, excluding yung Iriga and Isarog, we have 10 seismic stations, 6 infrasound stations, 10 GPS, 5 tilt, 5 IP camera, and 4 all-weather system stations. At hindi pa po kasama dito ang ating mga hydrologic stations and our continuous geochemical stations, which are deployed with our partners no, around the volcano. For next year, for the next years, we will be developing the dedicated networks for the monitoring of Iriga and Isarog Volcano. So we will be developing an independent Iriga and Isarog Volcano Network in the future, around 2024 to 2025. Okay. Now we move on to the Visayas. Ito po yung Canlaon Volcano Network. So one of our most instrumented networks as volcanoes as well, ang Canlaon. It's a huge volcano, and we still have plans of increasing our monitoring for this volcano. So in total, we have 10 stations, seismic stations. Kasama na po pala dito sa seismic, ang isang borehole station, our second borehole station, dito po sa may La Castellana. Negros Occidental, no? So we right now only have 1 infrasound station, 7 GPS, 3 tilts, 2 camera IP cameras, and 1 all weather system stations on Canlaon Volcano. Back to Bicol, we can see here the Bulusan Volcano Network. Hindi ko po na point out pala dito sa mga volcanoes po na nakikita natin. I'm sorry, I forgot. Yung nakikita po natin kulay red, ito po yung permanent danger zone where PHIVOLCS actually strongly discourages or does not recommend permanent habitation. So ito po yung 4-kilometer permanent danger zone ng Canlaon Volcano. And then sa Bulusan Volcano, ito rin po yung 4-kilometer permanent danger zone.
So, sa Bulusan po, we have, ito po ang observatory na sa Cavite, Sorsogon City. So, sa Bulusan, we have 10 seismic stations, 2 infrasound, 7 GPS stations, 4 tilt stations, 3 IP cameras, and 2 all-weather stations. And then sa Punatubo volcano, right now we are still developing yung network again. No, this has been under development recently. Meron po tayong bagong seismic station dito sa may San Jose Tarlac. Nakakatapos pa lang pong i-construct. No, but we in total have 7 seismic stations. Magiging 8 po kapag na-construct na po ang San Antonio Zambales Station next year. We have 3 infrasound stations, 4 GPS stations, and as 1 IP camera and all-weather system stations around Pinatubo. And then for our Mindanao volcanoes, some of our, for volcanoes Parker and Matutum in South Cotabato province, no? Mostly in South Cotabato, meron ding Davao Oriental, Davao Occidental, no? Na part ang Matutong Volcano. So we have the basic monitoring for these two volcanoes, which we will be further developing in the future, no? So for Parker and Matutong, we have 7 seismic stations. This does not include yung repeater stations and 2 IP cameras. And for Hibok-Hibok Volcano in the island of Camiguin, we have 5 seismic stations and 1 IP camera station. We will be adding 2 more stations sa Hibok-Hibok Volcano, sa Ginsiliban and Mahinog next year. Okay. So how does the data from our remote stations flow to our observatories and the PHIVOLCS main office? So the data are actually the data in our remote stations, yung datos po doon ay ibinabato sa pamamagitan po ng VSAT, yung tinatawag po nating IP star, or sa pamamagitan po ng SST radios. These are a sort of Wi-Fi radios na nagko-communicate po ng data sa isa't isa. So kailangan po ito ay pair. Meron po siyang pair. So yung mga radios po ay nakakipag-usap sa radyo ng Volcano Observatory, yung VSAT po ay nagpapadala ng data sa VSAT din ng Volcano Observatory at ng PHIVOLCS main office. So lahat po ng data ay natatanggap po ng Volcano Observatories, kung saan the data are then fed into several servers. No? Nandiyan na po yung ating mga repositories, and then ito po yung ating mga seismic data processing servers. No? Makikita po natin na meron po tayong redundancy. We have all of the raw data, all of the raw volcano monitoring data being transmitted both, especially yung seismic po natin, no, sa Volcano Observatory at sa PHIVOLCS main office. At meron din po tayong redundant systems through DSL and VPN connections. Okay. So ano ba po yung itsura ng ating mga stations? So this is a typical remote station. I think this is in Sagay, no, in Hibok-Hibok, on Hibok-Hibok Volcano, Sagay, Camiguin Province, no, when this was being constructed. So yung isang seismic station will have a shelter and a fence, and inside the shelter is a vault where the seismometer is installed, no. So iba't iba po yung naging design po ng vaults natin in the past. So ito po ngayon yung pinaka-design natin. Sa loob po ng vault, we have an isolated pier. No? So yung tinutungtangan po ng seismometer ay naka-isolate po siya sa buong structure para po hindi po nare-record yung mga vibrations na nililikha ng wind. No? So ito po yung mga ginagamit po natin mga instrumento. No? Mostly kinematics instruments, at meron din po tayong ginagamit ng mga low-cost na instrumento. All of the data are transmitted through the SST radio, which are operating at 5.2 gigahertz. Or in some stations, we have yung tinatawag po nating IP star. Now, our stations are all solar powered. No? Lahat po ng stations natin ay autonomous.
they get their energies from the sun and store their data in well and store the energy in solar batteries. So lahat po ng data ay dinidigitize ng isang tinatawag po nating digitizer kasi yung pinupudos po ng ating mga sensors ay electrical signals at ginagawa po siyang human readable ng ating mga digitizers and all of the data are transmitted to the observatory, no? At natatanggap po ng mga radios or ng ating pong mga VSAT at tinatransmit din sa PHIVOLCS main office. Ito po ay isang larawan ng pinakauna po nating borehole station sa Tanawan, Batangas na mabuti naman po ay nakomission po natin bago po pumutok ang Taal, no? Okay. So saan po natin paano po natin tinitingnan ang seismic data, no? So sa PHIVOLCS main office sa VMEPD, makikita po natin ang mga tinatawag po nating drum plots, no, ng mga data. So makikita din po natin yung real-time data habang sila ay pumapasok using various visualization tools katulad po na itong swarm. Ito po ay swarm. Gumagamit din po tayo ng seismogram at meron din po tayong GUI sa ating pong main office para po makita po ang seismic data. No? Ngayon, yung network po natin at nakikita rin po natin yung performance nito or yung health ng data communications at acquisition sa pamamagitan po ng monitors din, no? At katulad po nito, ito po ay ang cacti at seedling monitor na kung saan makikita po natin na ang kulay po na nasasaad ay nagsasabi na mabilis po ang data transmission, yung tinatawag po nating latency. At okay naman po lahat ng ating data transmission. Okay. Ngayon, ang real-time seismic monitoring ay pinaprocess din using these tools, no, yung tinatawag po nating swarm. Ito pong isa ay yung SISAN. Ito po yung ginagamit lagi ng ating mga volcano observatories. Katulad po ng makikita po natin, ito po yung mga datos ng recent unrest sa Pinatubo kung saan makikita po natin yung ito po yung isang record ng lindol noong February. Nakahalintulad po siya nung isang record ng lindol noong 2013 pa, noong hindi pa po natin malocate ang mga earthquakes dahil kulang po tayo sa stations. No? Bagamat ngayon po ay nalolocate na natin. Ito po yung mga earthquakes sa Pinatubo noong nagkaroon po tayo ng unrest early this year. No? So makikita po natin na ito pong mga kulay pula po na ito pa ay peaks sa software na tinatawag na swarm. No? Na siya pong nagbibigay ng ease sa pag-identify ng mga lindol. Meron din po tayo mga ginagawang pagtitingin sa mga signals para po maintindihan natin kung ano po ang mga ito. At ang ating pong mga experts, katulad po ni si Doc Finch, no, yung nag-introduce po sa atin, gumagamit po sila ng mga analysis tools sa platform po ng MATLAB at ng open source na Python para po ma-analyze pa further ang mga datos. Okay. Sa pamamagitan po ng real-time seismic monitoring, nakikita po natin yung pinanggagalingan po or kinaluluklukan ng magma. No? We can see where the magma is or how it's behaving. No? So halimbawa, nung pumutok po ang bulkan ng Taal noong 2020, nakita po natin na humugot ito ng magma mula sa isang napakalalim na magma source na around 30 kilometers dito sa Maybalayan Bay. No? At makikita po natin ito dahil po sa seismic activity na likha ng magma nung umaakyat po ito papunta po ng Volcano Island. Ngayon, in the same way, nakita rin po natin dito sa Pinatubo na nagkaroon po tayo ng seismic unrest nitong early this year na yung mga earthquakes po na ating nare-record ay napakalalim. No? Ito po yung depth. Kung makikita po natin, ito po yung mga earthquakes. Kung mababaw po siya, ay mas mapula. At kung mas malalim ay mas asul. So makikita po natin na kadamihan po ng mga earthquakes dito sa Pinatubo ay malalalim at parang nakahilera po siya papunta ng northwest or southeast. No? So parang meron pong deep structure, no, na gumagalaw dito sa may Pinatubo. At naintindihan po natin
na ito pong mga earthquakes na ito ay mga VT earthquakes. Yung mga ang real-time seismic monitoring ay nakakapagbigay din po sa atin ng information kung saan po nagkakaroon ng unrest, no, or kung saan po nagkakaroon tayo ng action or disturbance sa ating pong magmatic system. Ito pong mga mapa na ito ay mga mapa ng volcanic earthquake locations nitong early this year na nagkaroon po tayo ng mga swarms, no, dito sa Taal Volcano. So ito po yung mga low frequency swarms at gumamit po ang ating mga experts ng program na tinatawag na Envelope para po sa paglo-locate ng mga low frequency events. So dati po hindi po we could not locate low frequency events before, no. Nag-umpisa lang po tayo na adapting yung mga technologies for locating low frequency events noong mayon 2018 eruption. And now we are already using these programs very successfully in order to understand kung ano pong nangyayari sa Taal. So makikita po natin na most of the earthquakes sa Taal this year are concentrated around Volcano Island. And most of them are actually following, no, yung Taal Fracture Zone, kung saan po nagbitak-bitak, no, nung pumutok ang bulkan nung nakaraang taon. At kadamihan po ng lindol ay nasa within 5 kilometers lamang, no. So wala po yung magma na pumapasok na hinuhugot ng Taal mula po doon sa malalim niyang magma chamber sa 30 kilometers depth dito sa Balayan Bay. So wala po tayong na-detect na ganung klaseng intrusion. Okay. At ang ating pong monitoring ay seismic monitoring ay nakakapagbigay din po sa atin ng indication kung puputok po ang vulkan. Ito po yung isa po sa ating medyo successful na prediction, nakapagtaas po tayo ng alert level bago po mangyari ang isang pagputok po ng Canoan Volcano nitong 2017 dahil po sa ating seismic monitoring. Nagkaroon po ng mga volcano tectonic events bago po pumutok ang Canoan nitong December 9 at nakapagtaas po tayo ng alert level. Now, dumako naman po tayo sa ground deformation, no? Marami din po tayong ginagawa. Ito po isa sa mga pinaka-labor intensive nating ginagawang monitoring. Meron po tayong tinatawag na real-time monitoring kung saan meron po tayong mga fixed stations, for example, ng GPS sa mga observatories, remote stations, at tulad po nito. At minsan po ay nakiki-install po tayo sa mga local government facilities. Like this one is in Laurel, Batangas, no? Laurel Municipal Hall. Minsan, meron din po tayong ginagawang GPS campaign. At ang iba po nito ay kaakibat po na tinatawag po natin microgravity monitoring, no? For yung pag-measure po ng changes in the rock density around the volcano. Okay. Kasama din po dito sa ground deformation monitoring, yung real-time monitoring using fixed or permanent dedicated electronic tilt stations. So kung naalala niyo po yung pinag-usapan po natin in the beginning, no, nagtitilt po yung bulkan kapag ito po ay puputok. So ito po yung itsura ng instrumento. We are using right now yung borehole tilt na nakalagay po sa isang shallow borehole, mga 5 meters deep. At minsan po, sa yung una po nating ginamit po pala ng mga tilt meters bago po yung borehole ay yung tinatawag po nating platform tilt meter, no. But we are shifting to the use of borehole kasi medyo maingay po yung platform tilt meter dahil marami pong environmental noise siya nakukuha unlike yung electronic tilt. No. We are also conducting yung campaign types of monitoring. Kasama na po dito yung EDM, electronic distance measurements using laser technology, and then yung precise leveling. So EDM actually measures yung horizontal deformation and precise leveling measures yung vertical ground deformation. So we are using yung tinatawag po nating auto levels in the precise leveling techniques, and these are being undertaken quarterly in Taal before it erupted, in Mayon and Bulusan. We are also undertaking, yung
daily EDM. Daily po ito, kapag masama po ang panahon, hindi nagagawa. But almost daily, EDM monitoring in Taal, Canloanan, Mayon. So ang nangyayari po sa EDM, we have a fixed station, naka-fix po siya sa isang benchmark. At meron po tayong mga reflectors na naka-install dito po sa volcano edifice. For example, this is a reflector at 1,200 meters elevation of Mayon, and this is a reflector at 1,800 meters elevation of Canloan volcano. So the EDM actually measures yung distance between the established benchmark and the EDM reflector. No? So araw-araw po itong minamessure. Okay. So what do our data tell us? Ano po yung gamit ng ating data? For example, hindi ko na po mapapakita lahat kasi medyo marami po sila. Examples lang po, for example, for GPS monitoring, I think ilang beses ko na rin po ito napakita. Makikita po natin yung changes sa ground, no, dahil sa pag-intrude ng magma. Halimbawa po, ito po ang GPS vector ng Taal bago po ito pumutok, no. So this is GPS velocity field from January 1990 to January 2020 before the eruption. Ito pong makikita po nating dots or names. These are the GPS stations. At nakikita po nating arrow, ito po yung laki ng velocity change. Yung bilis po ng velocity ng mga stations. At kung saan po sila nakaturo ay kung saan sila pumupunta. So makikita po natin na yung mga stations are all pointing away. Yung velocity vectors are all pointing away from a source on the eastern flank of Taal Volcano Island bago po ito pumutok. At ito po ay isa sa mga halimbawa ng modeling na ginawa po ng ating mga experts. Makikita po natin na meron po square dito. Ito po yung na-model na source. Makikita po natin itong mga arrows na ito. Ito po yung data, yung mga arrows. And then yung yung red na arrow and then yung blue arrow, ito po yung na-model na deformation for this pressure source, which is around between at I think 28 to 37 million cubic meters at between 3 to 5 kilometers depth, no, of the volcano island. So ito po yung very powerful use ng ating ground deformation data. Ma-approximate din po natin yung volume at yung depth o yung location ng pressure source or ng magma na naglilikha ng deformation at maaaring ipotok ng vulkan. Isa rin po sa makikita natin na datos o information sa ating ground deformation monitoring ay yung deformation behavior ng ating vulkan. Ito pong nakikita nating charts dito sa lower left ay ang tinatawag nating interstation baselines. Ito po ay sa noong 2016 hanggang 2021 for Mayon, for Taal, makikita po natin yung mga labels na ito. Ito po ay nagsasaad ng distance sa pagitan po ng dalawang station. Halimbawa, ito po ay DHTN and LREN. Ito po yan, no, Duhatan and Laurel. So ito pong nakikita nating kulay blue na linya ay ang interstation baseline change. So for a long time, hindi pa nagbabago ang distance sa pagitan ng mga stations until noong 2019, nag-umpisa pong umangat po or nag-change yung mga distances at bigla na lang pong pumitik at lumundag ang mga distances sa pagitan ng northern stations at ng southern stations ng Taal Volcano. So lumundag po pataas yung northern stations at bumagsak naman po itong nasa kabilang side, no. So yung Duhatan and VTBM, no. So nakikita po natin nagkaroon po tayo ng deformation kung saan po tayo nagkaroon ng fissuring dito sa Taal noong 2020. Ito pong ating mga datos ay sinusuportahan din ng isa pa po methodology na sinakatuparan po natin last year, no, ito pong INSAR processing na ngayon po ay isang method na ginagawa po natin both for Taal and Pinatubo Volcano at
binabalak din po natin i-implement sa iba pa pong mga Balkan in the future. Halimbawa po na mga ng mga information na nakukuha natin sa HR processing, ito po ay ang tinatawag na Sentinel 1 na descending and ascending modes na results, no? So makikita po natin yung kulay, sinasaad lamang po nito na kapag ito po ay mapula, yung areas po na yan ay nag-move towards the satellite. Kapag kulay blue ay yung mga areas po na yan ay moving away from the satellite. At ang takeaway po natin dito, makikita po natin na along doon sa fracture zone kung saan po tayo nagkaroon ng fissuring last year, kasama na po dito sa Volcano Island, meron po tayong continued extension, no? Naghihiwalay. Kasi lagi po magkaiba yung motion noong area nito dito sa Taal Caldera kaysa dito sa kabilang side, no? Na kusan po bumabagtas itong mga fissures. So kaya po na kung tayo po ay nakatuon sa ating mga bulletins, lagi po nating sinasabi na mayroong slow extension, no? Mabagal na paglawak, no? So ito po yung sinasabi nating mabagal na paglawak, no? So meron pa rin po tayong extension na nararanasan dito sa Taal Caldera. Okay. Now, ngayon po ang ground deformation monitoring ay sinasamahan na rin po natin ng microgravity, no? So we have teams that are measuring yung microgravity at many stations around Taal Volcano. At ang nakikita po natin sa microgravity ay kung yung mga ground deformation changes ay merong kaakibat na pagbago sa gravity or density ng mga bato sa paligid ng bulkan. Dahil ang ibig po nitong sabihin, maaring umusad na naman ang magma. So isa pong halimbawa ng data na nakikita na nakalap ng microgravity monitoring at nakatulong po sa atin sa pag-a-assess ng estado ng Taal ay yung data for 2020 ng February hanggang November. So makikita po natin itong mga dots po na ito para sa linya ng northern and eastern sector ng bulkan. Makikita po natin na ito pong delta H, ito po yung change in elevation. So medyo meron pong umakyat ng kaunti na mga stations. At ito pong nasa y-axis ay ang microgravity changes. So meron po din nag-increase, no? So may positive po na deformation and gravity increases. At ang interpretation po dito ay nagkaroon po tayo ng magma intrusion, no? Papunta po ng eastern flank ng Taal Volcano Island. So nakakatulong po very much ang microgravity monitoring. Okay. Now we move on to other volcano monitoring techniques, yung tinatawag po nating geochemical monitoring. Bago po pumutok ang Taal, we used to have the very first continuous dissolved carbon dioxide station in the world in Taal Volcano Island. And nandun din po yung ating pinakaunang multigas station sa Taal Main Crater, no? These are both collaborative project outputs, no? So with my university, the Free University of Brussels, and with the USGS Volcano Disaster Assistance Program. Kaya lang po naputok na po sila, and we are hoping to re-establish these stations next year or in the succeeding years, no, kung kaya na. No? Currently, we also have the very first continuous SO2 station in the Philippines, dito po sa Mayon Volcano, in collaboration with the Earth Observatory of Singapore. So we have two stations on both sides of the volcano, east and west. At meron din po tayong continuous borehole CO2 station, although hindi po siya nagpo-produce pa ng significant data. But we also have very important campaign techniques for geochemical monitoring. Kasama na po dito yung carbon dioxide flux, no, na ginagawa po natin before with Taal, and we hope to do again, ginagawa po natin ngayon sa Pinatubo Volcano using an accumulation chamber attached to a spectrometer, no? Meron din po tayong Fourier transform infrared instrument na hindi pa po natin masyadong magamit sa Taal kasi delikado pa.
And then, ito po yung pinakapatok na araw-araw po nating nakikita na data from our fly spec, yung SO2 flux instrument na nagme-measure po ng SO2 sa ating atmosphere. No? So, ito po ang itsura niya. At ito po ay minamount sa sasakyan o sa boat at iniikot po sa paligid ng vulkan. Meron din po tayong teams na nagkakonduct po sila ng periodic lake, spring, fumarole, measurement ng chemistry, pH, temperature, total dissolved solids, etc. na for our four volcanoes, Taal, Bulusan, Canon, and Hibok-Hibok. So, lahat po ng campaign data na ito ay nakakatulong po sa pag-a-assess ng ating vulkano. Halimbawa, as you well know, na continuous po ang SO2 degassing sa Taal, so this year. So, nakapag-record po tayo ng napakataas sa mga SO2 flux, the highest of which was 25,400 plus tons per day on October 5. Ito po yung record ng SO2. And our teams also recorded last February a very precipitous increase sa pH, sa acidity. No? Bumagsak po yung pH ng Taal Main Crater Lake. No? So, and ang ibig sabihin nito ay marami pong sumanib na volcanic gas doon sa lawa at nag-increase po ang acidity niya. In contrast, dito po si Pinatubo nung nag-alboroto po ito early this year, nalaman po natin through CO2 flux monitoring that we should have nothing, we should not worry about it too much. Dahil hindi naman po tumataas yung CO2, no, yung carbon dioxide. Now, CO2 is a volcanic gas that is degassed from magma kapag ito po ay malalim pa sa ilalim ng vulkano. At habang umaakyat po ang magma, tumataas po ang SO2 flux. So, dahil ang SO2 naman ay mas shallow po ang magma kapag dinidigas niya ng mas malakas. No? So, these are two important volcanic gases na ginagamit po natin sa pag-monitor ng ating vulkan. So, nung Pinatubo po, sa Pinatubo, ito po yung latest data na meron pong mapa. Meron po tayong recent na data showing na hindi naman po masyadong nagbago yung CO2 flux sa Pinatubo volcano. Pero ganito po yung ginagawa ng ating teams. They take measurements from many points around the lake and then interpolate the value to come up with yung CO2 flux. Okay. So, very important po, especially this year, ang data na papudus po ng ating campaign gas emission and physical chemical surveys. No? And then, of course, hindi na po nawawala ang ating visual monitoring, both by our observers sa field, our staff, our very dedicated staff in the volcano observatories, as well as now, meron po tayong visual aids using IP cameras and thermal cameras as well around the volcanoes. No? Naging very important po ang ating mga IP cameras sa Taal, halimbawa for monitoring yung activity sa main crater. We also have all-weather stations to monitor possible lahar triggering in our volcanoes. No? So our visual monitoring provides us information on the surface volcanic processes that are occurring in our volcanoes. So this year, marami tayong nangyaring degassing and upwelling sa ating sa Taal Main Crater Lake. So not all of the phenomena that are observed are actually from minor eruptions, but most of these are from degassing, very profuse degassing and upwelling. We did have eruptions in July 1 and after this nagkaroon po ng mga minor phreatic bursts. No? So ito yung July 1 na phreatomagmatic eruption. Of course, sa Mayon Volcano, matagal na po natin ginagawa ang IP camera monitoring. Dito po iyan na una. And it's been instrumental in providing us information kung ano po ang nagaganap sa vulkan kapag ganito po ang seismic signal. Ito po ang nangyayari. Nagkakaroon tayo ng lava fountaining or lava spraying or lava flow. And our IP camera monitoring also provides us information kung gaano po kataas na ang mga ibinubuga na plumes, no, or gano'n nakalayo yung mga itinutulak na mga volcanic products pababa ng vulkan. Okay.
Now, okay. So in the past decade, we've had 14 eruptions, no? Early in the decade, masyado pong nag-aalboruto ang bulusan ng Canlaon. And then, come 2013, nagkaroon po tayo ng phreatic eruption at Mayon na walang precursory activity and which killed 5 hikers doon sa edifice. And of course, we had a full-blown eruption in 2018. And then recently, we've had the Taal eruption, no? Yung major eruption in 2020 and then yung minor eruptions ng 2021. And it's still ongoing, no? Recently, we issued an advisory of yung phreatomagmatic burst, no? Maliliit lang po ito ng mga gas burst, no? But they are still considered eruptions. No? Okay. So all of our data are systematized and put in a volcano database. No? Kasi napakalaki na po ng data natin na nakakalab. Ito po yung isa sa mga challenges ng Volcano Monitoring Division is how to keep systematize and make our data usable, no? For everyone, for the public, for us. So right now, what we do is we actually audit our data a lot and put out what we have audited dito po sa ating PHIVOLCS Local Active Volcanoes Archive. It's a public accessible archive of volcano monitoring data. Currently po, ang nakalabas po ay yung older than 2017 because everything has to go through audits. And we are using and have built on doon po sa schema o yung code na nalikha po ng World Organization of Volcano Observatories through the Earth Observatory of Singapore. No? So yung data po ay nilalabas po natin for supporting our researchers and comparative analysis of unrest for other volcano observatories. At ang caution lamang po namin, marami po tayong mga earthquake data na kailangan pa po natin i-relocate dahil hindi pa po masyadong maganda yung mga networks natin before to allow location of our data. And we did not have very well constrained velocity models. Ito po yung parang layering ng velocity ng seismic waves sa ilalim ng mga vulkan na kailangan po siya para sa paglo-locate ng earthquake data. No? So, unti-unti po natin itong babaguhin at i-revise. So, yun, may konting caution lang po tayo sa ating mga earthquake data sa PHIVOLCS lava. And of course, on a daily basis, makikita po natin ang results ng ating monitoring for volcanoes at alert using yung ating Volcano Info app. Ito po yung latest iteration or form ng ating Volcano Bulletin na inilalabas po natin using our app, which is an Android-based app, no? Na pwede po natin i-download from Google Play, or we can see this in the social media pages as well as in our website, no? Okay. And again, as a reminder, ang mga issuances po natin consist of daily bulletins, ang mga issuances po natin for the status of our volcanoes based on our multi-parameter monitoring are daily bulletins, which are issued during normal mode every 8 a.m. in the morning. Ang observation period po ay 5 a.m. to 5 a.m. 5 a.m. the previous day to 5 a.m. of the current day. So kasama po dito ang mga volcanic earthquakes, visual spring, lake properties, gas flux, ground deformation, etc. parameters, no, in the past 24 hours. And these are issued by our duty officers, no? But should pass through me and yung officers in charge when significant changes in parameters occur, no? Ngayon, kapag meron po tayong sudden changes in monitoring parameters na hindi naman kailangan tayong magtaas ng alert level. For example, nagkaroon po tayo ng lahars or bigla pong umakyat ang seismicity na hindi po natin alam kung masusustain. So we issue advisories. Sa Taal po, when we have this phreatomagmatic burst, pag paisa-isa lang, hindi na po tayo nag-raise ng alert. No? Pero kung magkakasunod na, then we issue an alert, no? or an advisory. For the phreatomagmatic burst. So the advisories have to pass through the PHIVOLCS Executive Committee. And then of course, kapag meron po tayong
emergency like pumutok po ang vulkan or kailangan po natin magtaas ng alert level dahil mayroon pong significant changes in our monitoring parameters, maglalabas po tayo ng alert level bulletins. And these bulletins pass through the executive committee, no? Or the head of agency kung masyado na pong emergency like nung eruption nung last year. We also issue yung tinatawag pong eruption notification and volcano observatory notice for aviation or the ENN VONA for our emergency mode operations. So, ini-issue po ito to our principal stakeholder recipients within 10 minutes on of an eruptive activity being reported, no? So, yung EN, it deserves as an advance notification for DRR officials, no? So, they can disseminate warning and activate response, no, in the communities. And the VONA serves as warning or alert to the aviation sector, no, for warning of airborne ash. And meron din po tayong ni-issue na updates kapag meron po tayong eruption and we need to provide additional information to the public of ongoing volcanic activity. For example, when we already have reports of kung saan po yung mga areas na naapektuhan ng ashfall, halimbawa. So we issue updates. Okay. Now, all of our monitoring data are summarized as alert warnings, so yung alert level scheme. And makikita po natin sa alert level scheme na lahat po ng ating mga alerts ay nakabatay sa criteria. Ito po ay yung generalized na alert level scheme and the interpretation of this criteria. So kapag ang vulkan po ay quiet, no? So we only have background or baseline parameters getting measured. So the volcano is in normal mode, no? Or in quiescence, no? Pag meron po tayong pagtaas ng mga monitoring parameters, then we increase the alert level in anyone, no? In anyone or two. Pero pag tumataas na po yung alert level, tumataas na po yung level ng mga parameters, nag-i-increase po yung mga lindol, tumaas yung SO2, namamaga masyado yung vulkan, mayroon po tayong crater growth, magtataas po tayo ng alert level. At ang batay po sa ating mga alert level, na meron po tayong mga recommendations na binibigay sa ating mga LGUs. No? So pag zero, okay lang yan. We are advising that the PDC should be observed nonetheless. No? Hindi porque po alert level zero ay lapit po tayo ng lapit sa bunganga ng vulkan. Kapag alert level one, pinagpabawal na po sana natin ang pagpasok sa PDC, lalong-lalo na po sa alert level 2. Ngayon, pag alert level 3, sigurado na po tayo na mayroong magmatic unrest. No? So more or less, we are 100% sure that unrest is being driven by magma at maari nga pong meron na po tayong magma or lava sa bunganga ng vulkan. Maari pong may lava flow na maliit or may lava dome na. No? So we have relatively high unrest, no? Increased unrest. And then kapag nag-i-intensify na po ang unrest, meron na po tayong volcanic activity at nag-i-increase na masyado, meron na po tayong napipintong very explosive hazardous eruption. Ito po ay nasa alert level 4 na tayo. So at alert level 3, nag-i-evacuate na po tayo ng permanent danger zone and high hazard zones. And at alert level 4, we should be recommending additional evacuation. Ito yung evacuation na kapag nag-alert level 5 na, which is hazardous eruption ongoing, naka-evacuate na po dapat lahat ng dapat i-evacuate at alert level 4. Okay. Now, our eruption notification and VONA, yung notification for aviation, are given to identified stakeholders. No? So yung mali po yung, kung meron po tayo mga kababayan, no? Mga, lalo na po ang ating mga masisigabong netizens, na ang paniniwala po nila ay it's our duty, no, to inform each and every one of yung eruption, no? Or of the volcanic activity or even alert level changes. No? So wala pong kakayahan ang PHIVOLCS. Tao din lamang po tayo na meron po tayong kailangan pagreportan at meron din po tayong limits sa ating pong kayang magawa. But we do have partner agencies
who can help us? And sila po ang ating principal stakeholders. Kasama na po dyan ang Office of Civil Defense, who is our primary stakeholder, no? Pagdating po sa ating mga pagbibigay ng action notification, alert level changes, bulletins, etc. No? Nandiyan na rin po ang Office of the President, so the Press Secretary, at of course, ang ating pong mahal na DOS Secretary, no? Si Secboy right now. No? Now, yung VONA naman po ay ini-issue po natin sa Civil Aviation Authority of the Philippines, PAGASA, and yung Volcanic Ash Advisory Center sa Tokyo and Darwin. No? So ito po yung flow, sabay po na nagagawa yan sa amin pong protocol, ang EN and VONA. So kailangan po na ma-issue yan sa ating mga principal stakeholders within 10 minutes, no, of notice. At after po nating magampanan ang trabaho na ito, magka-craft na po tayo ng eruption bulletin for the general public. Okay. So sa Pilipinas po, ito po yung ating pinagre-reportan na mga VAAC, yung Volcanic Ash Advisory Center sa Tokyo and Darwin. So kung ang Canlaon Volcano po, mapapansin niyo po na nahahati po ang jurisdiction natin. So kung ang may jurisdiction sa atin, so kung ang Canlaon po ang puputok, ay dalawang VAACs po ang pinagre-reportan natin. No? Dahil ang jurisdiction po ng Tokyo at Darwin ay dumadaan po sa gitna po ng Canlaon Volcano. Okay. So in summary, pinag-usapan po natin, we've discussed yung PHIVOLCS strategy for volcano monitoring, the National Volcano Monitoring and Warning Program, our volcano observatories and volcano monitoring networks, the techniques and that we employ, and the data applications. Kasama na po dyan ang seismic, ground deformation, microgravity, geochemical, and visual monitoring. Sorry. And yung volcano database, alert levels, and data dissemination and issuances. So with that, I will end my talk here. Thank you very much. At sana po ay may natutunan po tayong lahat sa umagang ito. Thank you. Yes, so maraming salamat, Ms. Mariton, sa napaka-informative na presentation. Talagang nabusog mo kami ng mga kaalaman tungkol sa volcano at sa mga monitoring activities na ginagawa natin. Oo, kasi malapit nang magtahalian, pero basta kaalaman, sa tingin ko busog na busog po kami. Okay, so with that said, pwede na po tayong dumako sa ating Q&A. So ang gagawin po natin, babasahin ko po yung mga questions na i-address po ng ating division chief. So, unahin ko na po yung katanungan ni Ma'am Deborah Linato Cremo. Makatanungan po ay may kinalaman po sa Taal. Una po niyang tanong ay gaano kabilis daw po yung data transmission from the moment na nag-occur ang monitored parameter to volcano observatories and then from volcano observatories papunta sa servers? So, yun po yung una niyang katanungan. And then, yung pangalawa, ano po yung consequences ng slow but continuous ground deformation or expansion or extension ng Taal Volcano? Thank you po. Yan. Marito, naka-mute ka po. Okay. Okay, sorry po. Okay. Ayan. So, nakikita po natin. Okay. So, kung kanina po, ayan. Kanina po pinakita ko po itong slide na to, nakikita po natin itong seedlink monitor, no? At ito po yung ating mga stations, listahan ng mga stations. Pag nakalagay po dito ay VT, ibig sabihin po, ito po ang Volcano Network for Taal, at ito po yung mga stations, no? Agoncillo, Alitagtag, etc., etc. So, ito pong nakikita nating nakakulay purple na mga numbers dito sa table na ito, ito po yung tinatawag na latency. Ibig sabihin, kung gaano po kabilis nag-travel yung data, no? At natanggap sa observatory. So, ang nakikita po nating numbers ay naka-S po. No? Ibig sabihin, seconds lang po ito. No? So, seconds. So, isa po sa aming performance indicator. Kung gaano po ka
kung gaano po kabuti or efficient ang aming pag-develop ng isang station ay yung tinatawag po nating data latency. Dapat po ay matanggap within less than 1 minute ang mga datos na galing po sa ating remote station. So in this case, most of our data are within less than 15 seconds, no? 15 seconds and less. Meron pong erroneous data dito yung VTTA na pagdating meron po siyang negative, no? Na ibig sabihin po ay medyo may inayos po dito sa tracking nito, no? Pero po makikita po natin na ang feed ay 2 seconds. 2 seconds po pumapasok ang data. Ito po yung borehole station natin. So napakabilis po, no? Kailangan po within seconds. And ang performance indicator po namin dito ay yung kailangan naming emit, dapat po less than 1 minute ang data transmission. Meron po tayo mga stations na medyo mabagal po yung feed. Pag medyo malayo po talaga ang station, doon po sa tumatanggap na radyo. So medyo meron pong delay ng konti. Okay, thank you. Yung problem question niya, yung ano daw po yung consequences ng slow but continuous ground deformation or expansion or extension ng Taal Volcano. And to be very honest, lahat po tayo ay nagbabantay pa dyan, no? Kasi hindi po natin alam, no, for now. But considering lahat ng monitoring parameters, ang nakikita po natin ay maari po kasing nag-relax na ang edifice. Kasi kung naalala niyo po, lumundag po yung northern, northeastern part, ay northwestern part, at bumagsak po yung southeastern part ng Taal, no? Nung pumutok po ito. Sorry, Miss Mariton, na-mute yung ano mo, sound. Okay. So okay. So ganito po, no, lahat po tayo ay minamanmanan po natin kung ano po yung magiging long term na ibig sabihin po nito. Kasi ngayon lamang po tayo nakaranas ng ganitong eruption na very well instrumented po ang Taal. At ang yung long term na ibig sabihin po nitong very slow extension, makikita pa po natin after a few more years of monitoring, no? So maari pong dahil sa na disrupt po talaga yung vulkan ng 2020 eruption, kung again po kung makikita po natin itong graph na ito, no, lumundag po yung ano po ito, ay isang metro lumundag po yung north western part or generally northern part ng caldera, lumundag po siya pataas. Tapos ito pong southern part ay bumagsak po, no? So, yung ganung kalaking changes over a wide area, ina-expect po natin na after some time, na for a long time, magsistabilize pa po siya. Magsistabilize pa po ito. So, medyo nagmumove pa po yung vulkan because of this action. Or maari din pong meron din po tayong activity sa magma system, katulad na lang po nung matapos po nung intrusion ng 2020, baka po merong mga kaunti pang sumuot doon sa pinagdaanan ng magma, or yung nagdidigas pa po, nagdidigas pa yung magma. So kaya po mataas po yung SO2, meron pong nag-travel na gas paakyat ng Volcano Island. So hindi pa po natin masasabi in the long term. Ang alam lang po natin ay yun po yung nangyayari ngayon. Maari po siyang, in all probabilities, it's because the nagre-relax pa po yung volcano dahil sa nangyari sa kanya noong 2020 na very, very extreme na deformation ng vulkan po. Actually, kung napaka-extreme po ng deformation na yun, lalo na po kung ihahambing po natin doon sa mga nangyari din sa ibang vulkan. Very extreme po yung nangyari sa Taal noong 2020. Malaki po yung 1 meter na deformation. Okay, thank you very much. Hopefully nasagot ko po yung question.
Okay. Sunod po tayo kay ano naman, tanong naman ni Sir Gary Andrew Torres sa Zoom, no? Meron na daw po bang technology na magmamap ng magma flow ng bulkan para daw po makita na rin natin kung interconnected ang mga bulkan? Well, definitely po sa ating pong mga bulkan, bihira po yung interconnected na ng mga bulkan. No? Unless makikita po natin na, for example, itong Bulusan Volcano, Hibok-Hibok Volcano, makikita po natin na mayroon pong siyang mga katabing bulkan. Ano? So, and then may marami din pong mga tinatawag po na lava dome sa paligid niya. So ito po maaari po silang interconnected kasi kung makikita po natin ay magkakatabi po talaga sila. No? And yung chemistry po ng mga bulkan na ito ay pare-pareho. Yung chemistry po ng bato. Whereas for example, kung titignan po natin itong Parker and Matuto, magkaiba po yung kahit po magkatabi sila, magkaiba po yung chemistry ng mga bato nito. Ang Parker Volcano po, para po siyang pinatubo, yung maputi po yung bato, yung pumicious. Mataas po yung silica. Ang Matutong Volcano po ay para po itong mayon. Ano? So medyo maiitim po. Low silica po ang bato. So hindi po sila interconnected. So definitely, meron po tayong technology para po i-map out yung pinagdadaanan ng magma. Yun nga po yung katulad po nung pinakita ko kanina na napaan. Yung na image po ng ating seismic monitoring, ito po yung dike, tinatawag po nating feeder dike na nagbibigay po ng daan o dinadaanan ng magma mula po dito sa isang malalim na magma chamber. Hindi po kasi nagta-travel very well ang seismic waves sa magma, no? Kaya dito po ay bakante, wala pong lindol. And then dito po papunta po sa ilalim ng Taal Volcano Island, no? So meron din pong areas dito sa Taal Volcano Island na wala pong lindol. Na ito po ay tinitingnan na maari pong nandun po yung magma, no? So makikita po natin, no? Through seismic monitoring. Ginagamitan din po ng ground deformation monitoring and modeling yung pag-image din po ng magma. Katulad po nung pinakita ko kanina, yung model po ng deformation, ito po nandito. So more likely po yung magma ay nasa ilalim po ng side na to. Yung pinaka magma chamber po na mababaw dito sa ilalim ng Taal Volcano Island ay nandito po sa bandang dito. Wala po siya sa gitna ng Taal Volcano Island. So nandito po siya banda. So sa based doon po sa GPS modeling, pati na rin po doon sa yung seismic monitoring, no? Na kung saan wala po tayo masyadong lindol dito sa area na to. Dahil hindi nga po nagta-travel very well ang seismic waves sa magma. No? So meron naman po. At meron din po tayong mga scientists na tinatawag po natin, petrologists, na batay po doon sa mga inaaral na minerals sa volcanic products. Na-estimate po nila kung gaano po kalalim, no, ang pinaggalingan ng magma. At gaano po kabilis, in fact, pinutok ang magma before yung time ng intrusion at time ng eruption, kung gaano po kabilis o yung time frame nito, no? So based nun sa bato. So yung parang pinaka holy grail po natin sa volcano monitoring is to merge all of these results para po magawan po natin ng parang conceptual map yung magma system po sa ilalim ng bulkan, which will also aid us in interpreting or understanding yung ginagawa po ng bulkan based dun sa mga parameters na binibigay niya o naglilindol dito sa tabi ng magma chamber sa may hydrothermal system. O itong fault na ito sa ilalim nitong bulkan, mukhang pumipitik. So, yun po yung parang pinakagusto namin magawa. Finally, ay meron po tayo ng model ng magma system sa ilalim ng bulkan. So definitely po ang volcano monitoring ay makaka-contribute doon. Thank you po. Okay, thank you very much. Ito po, magandang katanungan from Sir Ryan of DOST-STII. Ang tanong po niya, papayagan niya po ba or will encourage ang citizen monitoring? Just like citizen journalism, na yung mga locals can give updates
or contribute sa monitoring ng volcano activity through social media by posting photos or text posts? If yes daw po, how do we get to verify their information? Okay. This is a very good question. Hello, okay. This is a very good question. Of course, we encourage citizen science and citizen participation. So, kailangan lang that the citizens who are reporting and using, as long as these are all based on data. As long as the citizens are not going beyond, no, the capabilities of the data that they are reporting, no? Kasi meron tayong mga kilala na medyo beyond na eh, no, yung sa pag-iinterpret. Eh. Minsan nakakatawa na nga pag nakikita natin sa social media yung mga interpretation, no. And although we are always beset with the nais po natin minsan na i-correct, no? Ang ethic po kasi ng ating opisina ay we are only responsible should explain the data we are presenting. So, yung sa ating po mga citizens, scientists, okay lang po yan. Actually, it's good. In the long term, it will promote science, no? And scientific inquiry, yung inquisitiveness ng mga tao. Hopefully, in all aspects of their life, they can actually use data to make decisions, form decisions. So, yung totoong data, hindi yung fake news, ha? So, I think in the long term, maganda yung magiging impact ng science-based na interpretation. But again, we should be aware of the limits of our data, no? Hindi po tayo pwedeng mag-overinterpret, no? Ano nga ba yung merong kaming nakikita minsan na kung ano-anong ini-interpret doon sa satellite image. Merong ano nga ba yung may red dot doon sa loob ng main crater, kung ano-ano ang pinag-i-interpret, kesyo daw puputok na, etc. So, we have to be aware of the limits of the interpretation that we can do. And kahit kami, no, nakita nyo naman na hindi po totoo na we are laggards pagdating sa volcano monitoring. In fact, we have very advanced systems, no, in the Philippines na dinevelop natin so that we will be able to monitor very well, no, the activity of the volcanoes. Marami na po tayong dapat tignan na data, no? So, nakikita po natin na sa data na ating pinoproduce na meron din po tayong mataas na level of mindfulness sa uncertainty. Uncertainty is always a healthy part of scientific data. Kung titingnan po natin tong data na to, no, ito po ay yung GPS velocity field. Nakikita niyo ba po yung mga bilog-bilog na ito? Ito po yung tinatawag na error ellipse. And it gives you an idea of how well-constrained the information being given by the GPS is. No? So, may error ellipse. Ito pong interstation baselines, actually, meron po kaming version nito na meron pong error bar siya. No? So, we always have to look at our data in a very healthy way and not over-interpret. So yung bottom line message, citizen science is good, should be encouraged. But also, part of the scientific method that the citizens should be aware of is to realize the limits of their data and constrain their interpretations. Okay, salamat. Maraming salamat. Meron naman pong katanungan na po sa ating FB from Sir Eric Tipon. Do we have aerial satellite to monitor our volcanoes? Okay, that's another good question. We are actually in partnership with many satellite organizations. No, nandiyan na po yung Sentinel Asia, which actually provides us remote sensing data. I think ang USGS Volcano Disaster Assistance Program, if we need it, they provide us information. Marami po pong mga groups, no? And yung tayo mismo ang kumukuha, wala po tayo niyan, although we do plan
to have some airborne acquisition systems soon, no? So this is also considered as remote sensing, no? Hindi po siya satellite, but remote sensing. But yes, alam niyo po marami po tayong masyado pong mahal ang mga satellite information, and that is why we have to partner. Meron po din po tayong mga meron din po kinukuha ang ating diwata satellite, no? These are in consonance with yung mga interpretation natin. Although, kapag nakukuha po natin sila, meron na rin po tayong nakukuha ang mas high resolution na data. So, we make use of that. But hopefully, in the future, the DIWATA will be able to get yung talagang high resolution data for our remote sensing needs. Sa vulkan, earthquakes, etc. Hey. Naalala niyo po yung, add ko lang, Mishna, ito po nakikita natin, no? No, this, yung in-star processing, this is based on Sentinel-1, which is a satellite satellite data provided by, hindi ko lang alam, is it NASA or the Advanced Science and Technology Institute of the DOST, no? I think it's probably from NASA, no? Sentinel-1. Okay. Okay, sorry, thank you. Yung question naman ni Sir Clark Elige, tsaka from Sir Rick Saturay of Philippine Science High School. Pagsabayin ko na kasi mukhang related yung questions nila. Ba, may kinalaman to kung sana sa pwede daw bang ma-share yung monitoring data publicly, or yung monitoring data daw ba can be publicly available at real time, like what's being done in La Palma and Iceland volcanoes. Yung PES Recreatory naman, yung may kinalaman sa kung makaka-access daw ng monitoring data para magamit sa research or pagtuturo sa mga eskwelahan. Okay. Kanina po we showed yung PHIVOLCS lava, and you can actually access yung process data. But pag in terms of our raw data, hindi pa po namin yung pinapa-access. Yung sa ang sinasabi ba po nating monitoring data ay yung real-time na seismic data or yung real-time na IP camera, no? So, marami po talagang nagsosolicit sa atin na mag-connect sa system natin. But of course, marami na rin po tayong experience na mga cyber security threats, hacking, etc. And our primary, principal priority is of course the security of our systems. Kasi ito po ay ang pinaghugutan natin ng ating mandate is to provide early warning. No? So we try to shield everything from yung latent data natin, yung volcano monitoring data natin, especially yung real-time data natin. No? We try to shield all of this from yung cybersecurity threats. So unfortunately, that means na there will be no public access to our live monitoring data. Yung raw data, again, pwede naman kaming mag-share ng hindi pa na-out sa lava. But this should be collaborative. Kasi we've had some requests from academe na medyo ang dating sa amin ay mga data collection slaves, mga taga-PHIVOLCS. So there are scientists who are working, doing backbreaking work in processing or collecting this data. And we have very hardworking teams sa Volcano Observatory, so are also doing backbreaking data of maintaining the monitoring stations. No? So what we can do is partner on the data. No? If organizations want to study live or yung latent data ng monitoring, then you partner with PHIVOLCS, no? We can do that. In fact, we've already partnered with some professors and given their students material, no, for thesis. Na although hindi pa rin natatapos yung mga estudyante. Pero yung direct access sa ating volcano monitoring system is a definite no. Yung priority namin is the security of our system. Yung process data can be accessed through lava. Yung raw data can be accessed through partnership. Now,
Ganito ba lagi? Of course not. There will be a time. Kasi please remember that itong high-resolution volcano monitoring systems and networks natin is barely 10 years old. It's only been, in terms of volcano monitoring, that's a very short period, no? So, nandito pa rin kami sa, nandito pa rin tayo sa state in which we are actually acquiring data for yung research grade na data. So, dadating yung time that all of the raw data from this period will be open to the public. It's not just, hindi lang ngayon. Okay. So, I understand yung open data. We are very, very much aware of how other volcano observatories operate in terms of open data. Hindi po lahat ng raw data nila ay in-open nila. And in fact, all volcano organizations in the world determine kung kailan ma-open ang raw data nila. Pagdating sa raw data, kasi meron yung kailangan talagang data na ilabas in real time, right? Like yung data for early warning. Pero yung meron yung mga raw data na hindi agad nilalabas yan. We are very much aware na ganun yung standard operating procedures nila. So, kasi marami pang kailangan gawin eh. Ngayon nga, for example, I just discussed a while ago when I was talking about lava, di ba? Na meron tayong precaution about yung earthquake location. Kasi ito nga yung isang problema ng lahat actually ng volcano observatories eh, is yung gamit na velocity model for locating earthquakes. Not all volcanoes have this. And this is a subject of research. So kapag nagkaroon na ng velocity model yung volcano, kailangan i-relocate lahat ng data. But that's easier said than done. Kasi depende rin yan kung anong klaseng data meron ka, how well constrained your network is, kung gaano kadami yung station, etc. And we have to do this for each and every earthquake data na nasa catalog namin. So, it's a lot of hard work. So, maraming ganon, maraming mga audits na kailangan pang gawin sa data bago sila magamit. Again, yung sa raw data, there will come a time that this will be open, but not now. Unless you partner with us. You treat the academe and other organizations, treat us as partners, not data production slaves. Thank you. Okay, thank you very much. So, marami pa po tayong questions, kaya lang medyo in the essence of time. Tatlong questions na lang po muna yung pipiliin nating itanong. And then yung mga hindi po natin masasagot ngayon live, i-address po namin yan directly. I-address po ni Ms. Mariton directly yung mga questions sa inyo. Okay po. So, last three questions. Una po, from Mapua Institute of Technology. Hello ma'am, good morning. I just wanted to ask po if you use seismic tomography to create models and interpretation for Taal volcano activities. Thank you po. Siguro dapat Winch ikaw ang sumagot nito. Okay. Winch. Okay, yes po, we are on track po kami sa paggawa ng seismic tomography and just hope na mabilis po yung pag-modernize ng ating mga instruments. And I-present nga po kanina ni Ms. Marito na world-class yung ating mga monitoring station. And this will allow us to do more advanced studies on our Philippine volcanoes. Yes po. Okay. And next. We are also collaborating with the USGS, no? Mm-hmm. Tuturo or learning in terms of other ways of imaging our volcanoes. Mm-hmm. Okay. So, second to the last, tama ba? From Sir Dean Clifford Joame, hopefully tama po yung pagkaka-pronounce ko ng pangalan niya. Siya po ay from DepEd La Granja National High School. Gaano po kalayo ang pwedeng maabot ng abo na ibubuga ng vulkan? Specifically, Canloon Volcano, considering napakalaki po nito. Okay. That's a very good specific question. So, ano po ang Canloon? I'm very familiar with this volcano, having worked
on the ground on this volcano for many years, no? Malaki po talaga siyang volcano, but a good portion of its volcanic products are lava flows, no? Pero meron po siyang major eruption around 2,000 so years ago that produced pyroclastic density currents, no? Yung medyo explosive po siya, hindi po siya lava flow. And sa palagay ko po, malaki po yung eruption kasi yung napakahirap pong hanapin nung tinatawag po niyang tephra, yung ash fall, no? O yung tephra fall. Medyo mahirap po siya hanapin. Pero yung mga nakita ko po na tephra fall, siguro mga tatlong exposure, mga apat na exposures, they indicate na these are very large eruptions, so mga Plinian eruptions. So pwedeng siguro po kung ikukumpara ko sa mga naging eruptions ng Taal and Pinatubo, it's somewhere in between. So maaari pong magkaroon siya ng ganito uling klaseng eruption, yung medyo malakas. Yung ashfall po niya, pwede rin pong umabot sa other parts ng mundo, no? But it will not be as powerful as yung Pinatubo eruption. Kasi po yung composition po nung kanyang magma ay katulad lamang po ng Mayon volcano. So medyo ganun pong class ng explosive eruptions. Okay. So sa ating pong final question, pero po doon sa mga, again, hindi po namin na-address ngayon, asahan niyo pong sasagutin po namin, ipapadala po namin ang response po sa inyong mga questions. So for our final question, ito po ay dahil napapanahon po yung Taal po yung pinaka-active ngayon. Babasahin ko po yung question mula kay Sir Christian Malaluan, kay Sir Andoy Hernandez at kay Sir Henio Dominic Alojado. So pagsama-samahin ko na, more or less related silang lahat. Ano daw po ba yung status ng Taal Volcano? Yung nagaganap daw po bang degassing ng volcano ay nakakatulong para mabawasan yung pressure? Tapos, again, I think related dito, yung bakit daw po nagkakaroon ng phreatomagmatic burst, knowing na nangyayari yun kapag naghahalo po ang tubig at magma, at posible po ba na may nabitak na ang daanan papunta sa bunganga ng vulkan. So yung ito po may kinalaman sa degassing. And then, dun po sa recent activities na observed daw sa Taal, it seems like an alert level is likely to be raised again if we base it in its current description of alert level system. But we're still alert level 2. Is it because Taal is in a new phase of activity? Like, umiba na ba ang benchmark ng normal at unrest ng vulkan? Just like how the Spanish describe a very active Taal from the late 1500s to 1911. Yan, medyo mahaba pa. Mahaba pa yung question. So, tingnan natin kung ano natin mag-address natin. Okay, ano yung una is yung sa phreatomagmatic, no? Yung current status ng Taal, yes, and okay, yung degassing tsaka phreatomagmatic burst. So currently po nasa alert level 2 po tayo. Today, kahapon po, medyo we notice a very pronounced pagbagsak po nung tinatawag na yung RSAM, ito po yung real-time seismic amplitude measurements. Essentially, this is a measure of the energy, yung background energy ng vulkan. Medyo bumagsak po siya ng kaunti. Ano? And then, bumaba po yung SO2 flux kahapon. No? Nasa, I think, nasa 6,000 nga ba? 4,000 tons per day na lang po. And normally, in the past few weeks, nakakalagpas 10,000 po tayo. No? So, we hope that signifies na medyo natapos na po yung period of intense degassing ng Taal at medyo na de-deplete na siya. Hopefully, magdire-diretso na po. No? So, hindi pa natin alam for now kung ano yung magiging mangyayari in the next few days. But yung sa mga phreatomagmatic bursts, naalala niyo po nung July 1, nagkaroon po tayo ng phreatomagmatic eruption. But this was actually followed by small bursts, no? Sa medyo po mga naiipon po siya ng gas na pumuputok po siya, no? sa ilalim, no? So what we think is happening is we already have emplaced magma sa ilalim po ng Taal Volcano Island na nasa more or less beneath. Okay. Excuse me, Ms. Mariton, na-mute ka ulit. Ayun yun. Okay.
Okay, so meron na po tayong in place magma sa ilalim ng vulkan, nung eruption pa, and then within mga around 5 kilometers depth, and then siguro po meron pang mga portions of that magma that are still migrating to shallow levels of beneath the volcano, no? So in structures that we may call dikes or seals, no? So parang vertically or pahiga, basta umaakyat pa sila. So we think this is what triggered yung unrest this year. So at the same time, habang nangyayari yun, ay nagdidigas po ang magma, dahil ang magma po kapag ito po ay nagkocross ng nagbabago po yung depth niyan, ay nagpapakawala po yan ng gas, yan naliliberate yung gas from the diminished pressure, no? So habang bumababa po yung magma, naiibsan po yung pressure sa kanya, so nakakawala po yung gas, so parang ganun. So that's what we think is happening. Most of the signals that we are recording recently are bear the signature of degassing, no? Rather than yung actual migration. And then meron po tayong mga burst na dahil po sa gas, mostly gas. Meron din pong kasamang fracturing. Makikita po natin yung sa signal, nagbitak muna bago po kumawala yung gas. So this may be the magma na nagdegas na yung mga advancing tips or arms nila. Tapos nabibitak, nagdidigas. Or even maybe the confining rocks, no, na nakakabitak yung magma doon and then nagre-release yung gas doon. So this is activity or state na which is much less intense than what we have been recording since February this year, no? Kung naalala niyo po nung anong early this year, sunod-sunod na walang patid na mga low frequency events and volcanic tremors, at malalakas po talaga at mahahaba yung mga tremor events, matataas yung SO, tuloy-tuloy na tumaas yung sulfur degassing. So, and that only signifies that magma was trying to move to the shallower levels beneath the volcano island. Tapos yung last question po ay, bakit hindi daw yung sa alert level? In fact, hindi nga po eh. Actually, I recall po nung early this year, we were actually more pressured to raise the alert level then. Dahil talaga pong nag-i-increase, very heightened po yung unrest ng vulkan. But right now, mas mababa po yung seismicity. Yung nire-report po namin ng mga earthquake events, they are relatively weaker, no? Hindi lang po yung kasi sa bilang ng earthquakes, no? Sa energy din po, or sa strength ng mga earthquakes na napoproduce, they are generally weaker, except for the mga bursts, no? Yung mga phiatomagmatic bursts na very infrequent naman po. No, so actually in general compared to early this year, mas stable yung taal now. And hindi po tayo basta-basta magtataas ang alert level kahit nga po may mga bursts. Nung una, medyo nababahala tayo, but now based on our experience last July, wala naman pong nangyari nung nasundan ng mga maliliit na burst yung July 1 event. So, yung mga ganito pong klaseng burst na nangyayari ngayon, recently, hindi po siya masyadong alarming pala. Okay. Based on our experience. So, we calibrate dun sa nangyari na before. So, in general, we think we should stay at alert level 2. Madali po magsabi na mag-raise ang alert level 3, but if you think about it, that entails a lot of resources, evacuation ng mga tao, their exposure, potential exposure to COVID, considering that it's still a period of pandemic. So we really have to make these kinds of very calibrated decisions. The best decision, hindi lang po yung batay po sa yung data ngayon, but compared to what we collected before and compared to the overall setting of our society now that we are facing a pandemic, we need to consider all of our decisions then. Thank you.
Thank you very much. Again po, maraming salamat po sa inyo pong pagtunghay dito po sa aming PHIVOLCS Lecture Series. So bago po ang lahat, ang magagawin po natin activities, pwede po bang pakipilapan, please, yung ating pong evaluation form. Andyan po yung link sa ating chat box. Para po po, lupos pa po namin mapagbuti ang aming pong pagbibigay information sa ating lahat. At makuha na rin po namin ng feedback kung ano po na ang mga kailangang information nyo. And then afterwards, mag-share lamang po ako ng screen sandali. Okay. Yan. So ito po yung link sa ating pong evaluation form. And then din po yung QR code na pwede nyo pong scan. So nakatype na po sa ating chat box yung evaluation. Can you please po fill out po ang ating evaluation form. Yan. And then afterwards, bukas po, pagpapatuloy ng ating lecture series. Kung ngayon po ay Vulcan, bukas naman po ay may kinalaman sa Big One. Understanding Earthquake Scenarios in the Philippines, same time po, 10 o'clock a.m. At ito po ay bibigay ng 2017 National Academy of Science and Technology Outstanding Young Scientist, si Mr. Jeffrey S. Perez. At siya rin po ang currently Supervising Science Research Specialist ng DOST-PHIVOLCS. Yan, so kita-kita po ulit tayo bukas sa panibagong kaalaman na may kinalaman naman po sa Big One. And of course, huwag niyo po nga kalimutan na bisitahin ang ating virtual tour para po kung gusto niyo pong magkaroon po ng additional information about PHIVOLCS at mga yung ginagamit nating monitoring tools. And at this point, gusto rin pong i-request sa inyo na i-open po natin ang ating mga cameras para po magkaroon po tayo ng group picture. Yan. So, yung mag-stop share po ako sandali. Yeah, so group picture po tayo. Dainy? Si Miss Dainy po ang kukuha ng ating photo. So ibigay po natin ang ating pinakamagandang ngiti kahit po nasa likod ng ating mga face mask. Yeah.